Nagsilbing alamat sa bayan ng San Vicente ang naging karanasan ni Arturo patungkol sa mga nilalang na hindi kawangis ng tao. Walang sino man ang mag-aakala na magagawa niyang talunin ng mga pambihirang nilalang na dati gumagawa ng kababalaghan sa kanilang lugar kung saan kinatatakutan naman ng nakatatanda na walang ibang alam kundi ang magtago sa kanilang mga tahanan sa tuwing naglilipa na ang mga ito. Si Arturo isang sepulturero na nangangalaga sa libingan ng mga bangkay. Namano niya ang trabahong ito sa kanyang ama na pumano noong siya'y 21 taong gulang pa lamang. Inatake daw ito ng mabangis na hayop pero hindi naniniwala ang ina niya dahil nang makita nito ang katawan ng asawa ay kulang-kulang ang laman loob. May mga kaibigan siya na nagngangalang Rick at Jose, ang dalawang lalaki kagaya niya na mga sepulturero din. Elementary lamang ang natapos nila dahil sa hirap ng buhay kaya napasok din nilang ganoong uri ng trabaho. Isang hapon, katatapos lamang nila Jose na maghukay ng lupang paglalagakan ng bangkay ng isa nilang kapitbahay. Biglang dumating si Rick na may daladalang lumang papel na animoy pinampunas dahil sa kulay nito. Mga pare, tignan nyo naman itong nakita ko sa baul ng lolo ko. Sad nito na masayang pinapakita sa kanila ang papel na tila mapat may mga direksyon na nakaturo papasok ng isang gubat. Paakyat ng bundok at kuweba na may palikulikong daan, sa dulo nito ay may nakalagay na X na marka. Pare, mukhang treasure map yan ah. Namilog ang matang sambit ni Jose. Agad namang natakpan ni Rick ang bibig ng kaibigan at sinabing huwag maingay at baka raw marinig sila ng grupo ni Trevor na nasa di kalayuan lamang din. Kung tunay ang isang yan ay matutupad ng mga pangarap natin. Wika ni Arturo na seryosong nakatingin sa dalawa. Napatango naman ang mga ito. Nagpapahinga na sila ng hapong yon. Sa gitna nila ay may isang bote ng markang pang-ilalim ng lupa ang datingan na unti-unti nilang tinatagay. Kailan natin gagalawin yung mga pare? Maya-maya tanong ni Rick na inagawang baso kay Jose at tinungga nito ang alak. Napapapikit pa ito nang tumampi sa lalamunan nito ang matapang na likido. Sinabi naman ni Arturo na bukas ng gabi, pupuntahan nila ang lugar nang sa ganon ay walang makapansin sa kanila. Sumang-ayon naman ang mga kasamahan. Pagkatapos maubos ng isang bilog ay nagdagdag pa sila ng isa. Hanggang sa mapunta naman ang usapan nila kay Mang Tomas na namatay noong nakaraang araw. Bigla na lamang itong natumba sa sobrang init habang ito ay nagtatanim. Ang sabi ng pamilya na wala ang bangkay nito sa lamay at napalitan ng katawan ng saging. Noong una raw ay hindi pa makapaniwala ang pamilya pero nang may nakipaglamido na albularyo sa kanilang bahay ay doon lamang nila nalaman na nawawala nga ito. Sabi ko sa inyo pare, may kumagala talagang asuwang dito eh. Matagal na yung nakawan ng bangkay na yan pero parang walang ginagawang aksyon ng barangay natin. Mahabang litanya ni Jose, napapailing na lamang sila sa nangyayari. Kaya nga pare, susugpa ni Rick. Tumango lamang si Arturo nang maubos ang isang bilog ay nagdesisyon na silang umuwi para makapagpahinga. Bukas na sila ng hapon magkikita-kita para puntahan ang nasabing kuweba. Nagtoka na sila ng mga dadalhin. Si Rick ang magdadala ng pagkain at saka gin bilog. Si Jose naman ay dadalhin ng mga alaga niyang kalabaw habang siya magdadala ng mga gagamitin sa paghuhukay. Magdadala rin sila ng mga flashlight. Hindi nila namalayan na kanina pa pala nakikinig sa kanila si Canor na pinsan ni Trevor. Mga grupo rin sila ng mga sepulturero na pawang kamag-anak ni Trevor. Pero walang gaanong nagtitiwala sa mga ito dahil sa masasama nilang mga gawain. Pinagnanakawan kasi nila ang mga bangkay. Kuti naman kayo pinagsasamantalahan kung maganda itong babae. May nakakita na sa ginagawa nilang ito pero walang naglalakas loob na magsumbong sa barangay dahil kinatatakutan ang pamilya nito sa kanilang lugar.
May sabi-sabi kasing asubang daw ang angka ni Trevor, pero hindi nila ito maparatangan dahil hindi pa naman nila ito nahuhuli sa akto. Mabilis na isinumbong ni Canor ang narinig na usapan ng magkakaibigan. Napangisi naman si Trevor sa kanyang nalaman. Kinaumagahan ay nagpakita pa ang tatlo para ihanda ang mga gagamitin. Bandang alas 6 ng hapon nang lumakad sila papasok ng gubat, tinignan pa nila ang mapa kung saan direksyon sila dapat pumunta. Sa tansya ni Arturo ay aabutin sila ng 3 oras bago marating ang hinahanap na kuweba. Kaya naman binilisan nila ang kanilang paglalakad. Halos kalad ka rin na nga ni Jose ang kalabaw. Nang makarating sila ng bundok ay muli nilang tinignan ang mapa. Nagtanong naman si Rick kung malayo pa ba dahil uhaw na uhaw na ito. Sinaway naman siya ni Jose dahil ibang uhaw na daw ang sinasabi nito. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang bukana ng kuweba. Pero pagdating nila doon ay natigilan sila dahil hindi lamang pala isa ang daanan dito kundi 3 butas. Anong gagawin natin? Tanong ni Rick nang makita ang 3 butas papasok sa pinakaloob. Ang mabuti pa siguro ay maghiwa-hawalay tayo. Ani Jose na itinali ang kalabaw sa isang patulis na bato na nasa loob ng kuweba. Tinignan naman ulit ni Rick ang mapa kung ano bang magiging palatandaan nila para sa kayamanan. Pero kanina pa niya ito tinitignan ay wala talaga siyang makitang clue. Ako na nga ang titingin. Sabi naman ni Arturo na inagaw ang mapa. Iniikot-ikot niya pa ang mapa pagkatapos ay muli itong sinipat. May nakita ka na ba? Tanong ni Jose na lumapit na rin. Tingin ko ay hindi ito X na marka, kundi cross na nakatusok sa bato. Sambit ni Arturo, nang tingnan naman ito ng 2 na patungo na lamang sila. Kung ganun ay hanapin na natin ang palatandaan para masimulan na natin ang paghukay. Ako na rito sa kaliwa. Sad ni Rick na kinuha ang flashlight na dala niya. Ganoon din ang kinuha ni Jose. Pinili naman niya ang butas sa kanan habang si Arturo naman ay sa gitna. Nang makapaganda na ng mga ilaw at helmet ay nag-umpisa na silang tuntunin ng madilim na lagusan. Pinaalalahan ng pa ni Arturo ang mga kasamahan na mag-iingat ang mga ito. Nang makapasok na sila sa lobby, lumabas naman sa pinagtataguan ng grupo ni Trevor. Nakangisip pa ang mga ito. Mukhang suswertihin tayo rito, anang isa sa mga kasamahan ni Trevor. Kailan ba tayo minalas? Wika naman ito na tuwang-tuwa pa. Sinabihan pa ang mga kasama na wala silang gagawin kundi ang maghintay lamang sa labasan. Kapag nakita na ng grupo ni Arturo ang kayamanan ay saka nila ito aagawin, kaya matyagang naghihintay ang mga kawatan. Binalugad naman ng grupo ni Arturo ang kuweba. Hindi nila alintana ang mga nakaambang panganib. Doon nila napagtantong napakahaba pala ng lagusang yon. Tapos sa dulo nito ay nagkita rin sila Jose at Rick. Nagulat pa sila dahil magkarugtong lamang pala ang lagusang dinaanan nila. Pero mas nagulat sila nang makitang nasa harapan lamang nila ang hinahanap nilang palatandaan. Walang duda, ito ang nakalagay sa mapa. Isa iyong cross na nakatusok sa bato. Pre, bakit parang napakadali nating nahanap ang pinagtataguan ng kayamanan? Tanong ni Jose sa kaibigan. Ang alam niya kasi parang puzzle ito kapag hinahanap. Ayaw mo nun, hindi na tayo mahihirapan. Di kinat tawagin na natin si Arturo para masimulan ng paghuhukay. Nakangisi namang sambit ni Rick. Bukod tangin si Arturo lamang ang naiba ng landas. Ang 2 naman ay bumalik na para sana tawagin ang kaibigan. Si Arturo naman ay nagpatuloy na sa paglalakad. Nang nasa kalagitnaan na siya, magpapatay sindi na ang kanyang flashlight. May naririnig din siyang tila humihingi ng tulong, pero mukhang gusto nang sumuko ng dala niyang flashlight. Tulong! Tulungan mo ako! Anang tinig nang muli niya itong marinig. Tila nang gagaling sa likod ng pader na nasa kanyang harapan. Maya-maya lamang ay namatay na rin ang daladala niyang flashlight. Wala na siyang magawa kundi ang mga pasa dilim.
Sa kanyang paghahagilap ay hindi sinasadyang maitulak niya ang isang bato na siyang naging dahilan para bumukas ang isang lagusan. Papaba ito, kaya naman nagpagulong-gulong siya. Mabuti na lamang at pagdating sa duloy may tila gomang nakaharang. Doon siya tumama, kaya kahit papaano hindi siya nasaktan. Aray, kapag minamalas ka nga naman oh. Sambit niya't dali-daling tumayo. Inakyat niya ang gomang iyon at dito maglakad. Makipot kasi ang daan sa gilid ng pinaglalagyan ng nakaharang na goma. Halos gumapang na lamang siya sa tila isaw na daan dahil paliko-liko ito. Nang malapit na siya sa duloy, naglakad siya paikot. Unti-unti na rin lumalawak ang kanyang dinaraanan, pero nagtataka siya dahil bakit hindi solid ang nilalakaran niya, kundi goma. Pero ang pagtatakang iyon ay napalitan ng matinding takot at pagkagimbal nang marating niyang pinakadulo ng lagusan. Nagliliwanag kasi ito, hindi sa ilaw, kundi iba't ibang uri ng mamahaling bato na nasa loob. Sa gitna nito'y may higanting ahas. Nakapatong siya sa ulo nito. Ngayon lamang siya nakakita ng ganitong kalaking ahas at ni sa panaginip ay hindi niya inisip na makakakita siya nito. Natutulog ang ahas ng mga oras na yon, pero kapag nagising ito'y siguradong katapusan na niya. Kaya naman kahit natatakot ay dahan-dahan siyang naglakad paalis sa lugar na yon. Siguradong hindi ito ang kayamanang hinahanap nila dahil may palatandaan sila na krus ang nakatusok sa bato. Pero kung sakaling ito man yung hinahanap nila, ay hindi niya na rin ito pag-iinteresan pa. Pasensya na po, nagkamali lang. Ani Arturo na paalis na sana sa lugar na yon. Ingat na ingat siyang gumawa ng ingay, pero hindi pa man siya nakakalayo ay biglang gumalaw ang ulo ng ahas dahilan para mahulog siya. Sus Mariosep, Santa Maria'ng Mahabagin. Anya pa na halos matawag na ang lahat ng santo. Dire-diretso siyang nahulog sa gitna kung saan nakalagay ang mamahaling bato na may iba't ibang kulay. Tila ba ang malaking ahas ang bantay nito? Bigla itong dumilat. Dumilat ang mga mata at inilabas ang napakahabang dila. Sino kang pangahas ka na ginambala ang aking pagtulog? At bakit ka nandyan sa mga kayamanan ko? Sambit ng malaking ahas na inilabas ang mahabang dila at inilapit sa pisngi ni Arturo. Halos maihina sa salawal sa labis na takot, lalo na nang malamang nagsasalita pala ito. Wala po akong planong gisingin kayo at nakawin ng kayamanan. Nanginginig na sambit ni Arturo. Kung gayon, ay bakit ka naririto? Nagngangalaiting sambit ng higanting ahas. Ano po kasi, hinahanap rin kaming kayamanan. Sambit naman ni Arturo. Kung gayon ay gusto mo talagang nakawin ang kayamanan ko. Sambit ng ahas na nanlilisik ang mga mata sa galit. Maya-maya pa'y naglabas ito ng likido. Mabuti na lamang at naiwasan ito ni Arturo kung hindi ay nalusaw na siya. Kitang-kita kasi niya kung paanong nalusaw ang batong natalsikan ng kamandag nito. Aalis na po ako. Ani Arturo na akmang tatalikod, pero muli siyang inatake ng napakalaking ahas. Ginamit nito ang ulo para siya'y daganan. Mabuti na lamang at agad siyang nakapasok sa lagusan kung saan siya dumaan kanina at muling nangapapatakbo palabas. Kung inaakala mong matatakasan mo ko, diyan ka nagkakamali. Sad ng ahas na bumuelo at akmang may ibubuga na naman. Kaya naman walang nagawa si Arturo kundi ang bumalik dahil siguradong bago pa siya makalabas ay lusaw na siya. Tumakbo siya papunta sa mga kayamanan nito. Akma namang magbubugang napakalaking ahas ng kamandag, pero nang makita ito ng binata ay dali-dali siyang naganap ng pwede niyang ipanlaban dito. Nakakita siya ng espadang gawa sa ginto, kapares ang pananggang puno rin ng mamahaling bato. Biglang natigilan ng malaking ahas sa takot na magasgasan ng pinakaiingatan itong kayamanan.
Huwag mo nang tangkaing lumaban. Pinatatagal mo lamang ang paghihirap mo. Nakangising sambit ng Ahas. Bigla naman itong binato ni Arturo ng malaking tipak ng diamante na lalo nitong ikinagalit. Inilabas nito ang napakalaking bunganga at pagkatapos ay sinakmal si Arturo. Ipinangsasanggan naman niya ang hawak na kalasag pero napakalakas ng Ahas kaya tumalsik ang binata sa batuhan. Napahiyo siya sa sakit ng tumama ang ulo niya sa bato. Nagdilim ang paningin ni Arturo. Umaagos ang pulang likido. Naisip niyang wala talaga siyang laban sa higanting halimaw na nasa kanyang harapan. Pinilit niyang tumayo pero pakiramdam niya'y umiikot lamang ang kanyang paningin. Nawalan siya ng balanse kaya natumba siyang muli. Mas lalo namang nagalit ang Ahas nang makita na nayupi ang kanyang panangga. Magbabayad ka sa ginawa mo sa kayamanan ko. Sambit pa ng Ahas na muling sasakmalin siya ng muli na namang marinig ni Arturo ang may huwagang tinig. Tulungan mo ko. Nandito ako sa harap mo. Sa pagkakataong iyon, may kakaibang liwanag siyang muling nakita mula sa bunganga ng Ahas. Huwag kang matakot. Hindi ka mapapahamak. Sambit pa ng tinig na lalong lumilinaw habang lumalapit siya sa bunganga ng napakalaking Ahas. Pero bago pa siya tuluyang masakmal ng Ahas, ay nawala na siya ng malay. Muli lang siyang nagising nang marinig ang tinig ng isang babae. Napakadilim ng kinatatayuan niya na para siyang nasa loob ng kuweba dahil malambot pa rin ang inaapakan niya. Naalala niyang nilunok nga pala siya ng higanting Ahas kanina. Nandito ako sa harapan mo. Anang tinig. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Nakita niyang isang maliit na babae na may pakpak na animoy alitaptap. Kung hindi siya nagkakamali, isa itong lambana. Nababalot ito ng malapot na likido ng Ahas na siyang gumagapos dito. Agad siyang lumapit dito at isa-isang hinila ang malapot na likido na nagkukulong sa lambana. Nang tuluyan niyang maalis ang malapot na likido, ay nakita niyang isang napakagandang babae na may pakpak. Doon lang napansin ni Arturo na naagnas na ang kanyang balat dahil sa likido ng Ahas. Natila ba asido na lumulusaw sa kanyang kamay? Maraming salamat sa pagpapalaya mo sa akin mula sa mahabang panahon na pagkakakulong dyan sa tiyan ng Ahas. Bilang gantimpala sa pagtulong mo, ay sasamahan kita at poprotektahan saan ka man mapunta. Mahabang litanya ng lambana na agad pinaghilom ang naagnas niyang kamay, maging ang sugat niya sa ulo at mga bali sa katawan. Nakilala niya ito sa pangalang Mutya. Namangha naman si Arturo sa ginawa ng Mutya. Ayon pa sa lambana ay hindi lamang iyon ang kanyang kayang gawin. Pagkatapos na inaya na siyang lumabas ni Mutya, tinanong naman ito ni Arturo kung paano sila makakalabas sa katawan ng higanting Ahas. Sinabi naman ni Mutya na bibigyan siya nito ng pambihirang lakas. Maya-maya lamang ay may kung anong puwersa ang inilipat ni Mutya mula sa kamay nito papunta sa katawan ni Arturo. Naramdaman naman ng binata ang mainit na enerhiyang dumadaloy sa buo niyang katawan. Pakiramdam niya ay sasabog siya kapag hindi pinakawala ng enerhiyang iyon. Kaya naman ubod lakas niyang sinuntok ang kinatatayuan nila. Bigla namang naramdaman ni Arturo na tila lumilindol kaya naman napahawak siya sa may gilid. Sinabi naman ng lambana na maya-maya lamang daw ay ilalabas na sila ng Ahas. Kaya huwag na lamang itong kumapit dahil maiiwan siya sa loob kapag nagkataon. Kaya naman bumitiw na si Arturo. Ilang saglit pa'y may puwersa sa labas na hinatak siya hanggang sa tuluyan na nga silang isinuka ng higanting Ahas. Himala, buhay ka pa! Galit na sabi ng Ahas. Muli itong umatake na tila gusto siyang sakmalin. Napatalo naman siya para mailagan yon. Muling umatake ang Ahas na ubod lakas niyang sinuntok sa ulo. Bagsak ito sa lupa. Natagalan nito ang mga kayamanan na pinagkakaingatan pa nito. Hinanap ni Arturo si Mutya pero hindi naman niya ito makita. Papaslangin kita! Nang gagalaiting sigaw ng higanting Ahas
na nagbuga ng likido, pero mabilis na itong naiiwasan. Muli na naman sana itong magbubuga ng malapot na likido, pero mabilis na kinuha ni Arturo ang gintong espada sa di kalayuan at pagkatapos ay tumalo ng napakalakas para salubungin ang ahas. Hiniwa niya ito sa lalamunan, halos mapuno ng dugo ang lugar. Bumagsak ang higanting ahas. Akala mo ba'y kapag nakawala ka sa akin ay malaya ka na ng tuluyan? Marami pang kagaya ko ang maghahangad na makuha ka. Makahulog ang sambit ng malaking ahas na nakatingin sa lumiliwanag na bato. Bilog na bilog ito at animoy kristal sa sobrang linaw. Magsasalita pa sana ng higanting ahas pero agad itong sinaksak ni Arturo ng gintong espada na tumagos sa ulo nito. Biglang naglaho ang malaking ahas. Kasabay noon ang pagkawala ng mga mamahaling bato. Nagtaka naman si Arturo sa nangyari dahil walang natira sa mga kayamanan maliban sa kakaibang bato na lumulutang sa ere at nagliliwanag. Hinawakan niya ito at bigla rin niyang napitawan dahil sa sobrang init. Ang ginawa ni Arturo ay kumuha siya ng pwedeng ipanali. Nakakita siya ng mga maliliit na baging na nakadikit sa paligid ng kuweba. Ito ang ginamit niya. Katakatakang hindi naman ito naputol. Nang matiyak na maayos ng pagkakatali, ay sa kanya ito'y kinumintas sa kanyang leeg at naglakad na palabas ng kuweba. Ito rin ang naging ilaw niya dahil sa liwanag nitong taglay. Nang malapit na siya sa bukana ng kuweba at natatanong na rin niya ang mga kaibigan, ay tila kumikislap-kislap naman ang mutya. Kaya pala hindi ito napapansin ay inilalim niya ito sa kanyang suot. Nakita niya sa bukana ang kaibigang si Jose at Rick. Sa harapan naman ng mga ito'y naroon ang grupo ni Trevor. Anong kaguluhan nito? Pagkuway tanong ni Arturo na nilapitan ng mga kasamahan. Ito kasing mga bantay sa laki na ito. Pilit inaagaw sa amin ang mapa. Sambit ni Rick na may hawak na pala na handang ipalo sa kasamahan ni Trevor. Kalma lang kayo. Nakangisi namang sambit ni Trevor. Gusto lang naman naming makihati sa mahuhukay na kayamanan. Sa amin ang mapa. Kami ang maghuhukay. Tapos makikihati kayo kung sakali. Ano kayo sinuswerte? Si Jose naman nagalit ring iniumang ang bitbit na bareta. Masyado kayong mainit. Mabuti nga hatian pa namin kayo eh. Nakakalokong sambit ni Trevor. Anim lahat sila Trevor. Samantalang sila'y tatlo pero may mga dala silang pala at bareta. Kaya naman naisip ni Rick na kung sakaling magkakagulo ay palag-palag na rin sila. Ang mabuti pa siguro ay umalis na kayo rito. Umanap kayo ng uhukay nyo. Ani Arturo na itinataboy na ang grupo ni Trevor. Hindi naman ito nagustuhan ni Trevor na hinawi pa ang kamay ni Arturo. Kung magmamatigas kayo, eh lalo lamang kayong mawawalan. Pagpabanta pa nito na humahanda ng mga kasamahan. Maya-maya ngay sumugod ang isa sa pinsan ni Trevor na si Canor para agawin kay Rick ang mapa. Agad naman itong pinukol ng pala sa ulo ni Rick. Sa pulsa mukha si Canor, hindi nito inasahan ang gagawin ni Rick. Napaluhod ito hawak ang mukha na dumudugo pero hindi pa rin nawawala ang nakakaloko nitong ngiti. Walang makikialam. Akin ang isang yan. Ani Canor na muling tumayo. Ikinuyom ang kamao. Pagkatapos ay naglakad papalapit at sinuntok sa sikmura si Rick. Napahandusay si Rick sa lupa. Nabitawan nito ang hawak na pala. Sumuka ito ng pulang likido. Sinong gustong sumunod? Nakangising sambit ni Canor na dinilaan pa ang dugong kumakatas sa ulo nito. Ako! Voluntaryong sabi naman ni Jose na inihampas ang bareta sa likod ng pinsan ni Trevor. Bagsak si Canor. Halos lumabas ang buto nito sa balikat sa lakas ng pagampas ni Jose. Akma pa niyang ahampasin ang bareta si Canor pero mabilis nitong nahubakan ang kamay ni Jose. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Walang hiya ka. Pagbabayaran mo ginawa mo. Huwika ni Canor
na binali ang kamay ni Jose. Pagkatapos ay pinaulanan nito ng suntok ang kaibigan nila Arturo. Tinangka pa itong sanggay ni Jose gamit ang isang kamay, pero malakas si Canor sa dami ng tinanggap na suntok ay nawala na ito ng malay. Hindi pa nakontento si Canor at muli niyang sinakalang nakahandusay na si Jose. Tama na! Tumigil ka na! Utos ni Arturo. Galit na galit siya at pakiramdam niya ay may kung ano namang enerhiyang dumadaloy sa katawan niya papunta sa kamao. Nilapitan niya si Canor na tila babaliw na kinakausap ang walang malay na si Jose. Binalaan pa ito ni Trevor na lumayo, pero huli na dahil paglingon nito ay eksaktong dumapo rin ang kamao ni Arturo. Tumalsik si Canor sa lakas ng suntok na yon. Tumama ito sa pader ng kuweba. Bali ang ilong, basag ang bibig, at nalagas din ang ilan sa mga ngipin nito sa unahan. Walang hiya ka! Papaslangin kita! Ani Canor na animoy na babaliw. Pinupulot nito ang mga ngipin na nalagas at itinidikit sa gilagid nito, pero nalalaglag lamang yon. Duguan naman ang kamay ni Arturo. Nasugatan din siya dahil sa lakas ng suntok na pinakawalan. Nilapitan niya ang walang malay na kaibigan at isinandal ito sa pader ng kuweba. Nilapitan niya si Rick at akmang tutulungan na tumayo. Pero biglang sumugod naman ang galit na si Canor at kinuha ang bareta at patraydor na inatake si Arturo. Iniumang ang bareta para itusok sana sa likuran ni Arturo. Nakita naman ito ni Rick kaya dali-dali nitong itinulak si Arturo dahilan para ito ang matamaan ng bareta. Lumusot ito sa kanyang tiyan at umantusay ito sa lupa. Rick, ayos ka lang ba? Nasambit ni Arturo sa kaibigan kahit alam niyang hindi ito maayos. Hindi niya inaasahan ang gagawin ni Canor. Nanginginig naman ang kamay na iniabot nito ang mapa sa kanya. Huwag mong hayaang mapunta sa kanila ang mapang yan. Sambit ni Rick bago tuloy ang panawan ng ulirat. Yan ang napapala ng nagpapakabayani. Nakangising sambit ni Canor. Nakita niyang nagtawanan rin ang mga kasamahan nito. Nanginginig ang kamaong nilapitan niya si Canor. Sumugod din ito at sinuntok siya. Pero hindi niya na yun inilagan. Hinayaan niyang tumama yun sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay nito at pinilipit. Napahiyo si Canor at akma itong susuntok gamit ang isa pang kamao. Pero binali naman ito ng binata at pagkatapos ay tinadyakan niya ng ubod lakas si Canor. Muli itong tumalsik sa lakas ng pagkakasipa ni Arturo. Nawala na ito ng malay. Naalarma naman ang mga pinsan ni Trevor. Ano Robert, wala ba tayong gagawin? Bugbog sarado na si Canor. Anang kasamahan nito. Nakangisi lamang si Trevor. Pagkatapos ay sumenyas ito ng nakaguhit sa leeg at sinasabing, "Tudasin nyo na yan." Agad na umatake ang tatlo pang pinsan ni Trevor. Ang isa naman ay dinaluhan si Canor. Pero hindi pa rin umuupa ang galit ni Arturo. Paglapit ng isa sa kanya ay agad niya itong tinadyakan sa tuhod. Bagsakit at nagsisigaw habang hawak ang nabaling tuhod. Lumapit din ang isa pat pinulot ang pala at akmang ipapalo sa kanya, pero nahawakan niya yun at inagaw. Pinagahampas niya ito ng pinagahampas hanggang sa mabali ang pala sa katawan nito. Duguan ito na bumagsak sa lupa. Ang isa naman sa pinsan ni Trevor na umatake rin ay sinalubong niya at hinawakan sa leeg saka pinag-uumpog sa pader ng kuweba. Duguan rin ito ng binitawan ni Arturo. Trevor, dalawa na lang tayo. Ano ang ating gagawin? Sambit nito sa pinsan. Itinulak naman ito ni Trevor kay Arturo. Sinalubong naman ito ng suntok ni Arturo sa sikmura. Napalo dito sa harapan niya. Hinawakan niya ito sa buhok at pagkatapos ay ibinato kay Trevor. Inilaga naman ito ni Trevor kaya dire-diretsyong tumama ang mukha nito sa pader. Ang mabuti pa'y lumayas na kayo at huwag na kayo magpapakita pa sa akin. Kung hindi, mas matindi pa dyan ang sasapitin nyo. Banta ni Arturo. Masyado kang mayabang.
Pagbibigyan kita ngayon pero sa susunod na mag-cross ulit ang landas natin, sisiguraduhin ko mamamatay ka na. Nakangisip ang sambit ni Trevor na isa-isang dinampot ang mga kasamahan at tangkambit-bitin palabas. Tapusin na natin dito. Wika naman ni Arturo na galit pa rin. Nanginginig naman ang kamao at labi ni Trevor. Saka na, hindi pa ito ang tamang oras. Maghintay ka lang. Wika pa nito na tumalikod na. Binuhat nito ang mga kasamahan na hindi makatayo. Hindi naman na nagulat pa si Arturo dahil malalakas ang kasamahan nito, kaya pihadong mas malakas si Trevor. Ang ipinagtataka niya lamang ay kung anong klase ng mga nilalang sila, bakit hindi pangkaraniwan ang mga lakas nila. Nang makaalis na si Trevor, ay saka lamang nakahinga ng maluwag si Arturo. Dali-dali niyang nilapitan si Rick, hinawakan niya ito sa bandang pulso nito. May mahina pang pintig. Itinapat niya rin ang tenga sa dibdib ng kaibigan. Meron pa rin itong mahinang pulso. Napayak na lamang si Arturo. Naisip niyang kapag wala siyang ginawa ay mamamatay ang kaibigan niya. Mutya, nasan ka na? Anong gagawin ko? Nasa panganib ang kaibigan ko? Sigaw niya habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Maya-maya naman ay minarinig siyang tinig. Wala ka bang tiwala sa akin? Diba sabi ko sa iyo sasamahan kita at poprotektahan kahit saan ka magpunta? Ang mabuti pa'y itapat mo ang kamay mo sa tiyan ng iyong kaibigan pagkatapos ay dahan-dahan mong bunutin ang bareta. Mahabang litanya nito, agad namang sinunod ni Arturo ang sinabi ni Mutya. Muli ay tila may enerhiyang lumalabas sa kanyang palad na dumadaloy sa sugat ni Rick. Maya-maya, unti-unti nitong naghihilom. Sinunod ni Arturo ang sinabi ni Mutya na unti-unting hugutin ang nakatusok sa tiyan ni Rick hanggang sa tutuyan na itong maalis. Mga ilang minuto pa niyang itinapat ang palad sa tiyan ng kaibigan hanggang sa tuluyan ng magsara ang sugat nito. Pagkatapos ay napansin niyang unti-unti nang nagdilat ng mata ito. Nagulat pa ito dahil buong akala nito ay mamamaalam na ito dahil sa malalang sugat na tinamo. Kaya buong pagtataka nitong tinanong kung paanong nangyari na buhay pa siya ngayon. Sinabi naman ni Arturo na sakala niya lamang ipapaliwanag ang lahat. Kinamot niya rin si Jose dahil bali ang kamay nito at marami rin itong pasa sa katawan dahil sa dami ng suntok na tinamo nito kay Canor. Nang mapagaling niya na rin ito, anong klaseng mga tao yun? Tao nga ba sila? Magkasunod na tanong ni Rick. Inalalayan nila si Jose na makatayo pagkatapos ay nagdesisyon na silang umuwi. Nasira na rin ang kanilang mga gagamitin sa paghuhukay. Isa pa'y kailangan na rin nilang magpahinga dahil napagod sila ng gabing yon. Kaya naman nagdesisyon na lamang sila sa ibang araw. Sa ibang araw na lamang nila gagawin ang paghuhukay sa kayamanan. Habang nasa Dani nag-uusap ang tatlo, ikinuwento ni Arturo kung paano niya nakuha ang mutya. Sinabi niya nakipaglaban siya sa higanting ahas, hindi naman makapaniwala ang dalawa niyang kaibigan. Kaya pala hindi rin pangkaraniwan ang lakas mo ngayon. Ani Rick, pero hindi rin mga pangkaraniwang tao ang grupo ni Trevor. Sana lang hindi na mag-cross ang landas natin at landas nila kasi baka sa susunod may mapahamak na talaga. Pag-alala lang sambit ni Arturo. Pagkarating sa bahay ay agad na nagpahinga si Arturo. Pero ayaw siyang dalawin ang antok ng gabing iyon. Tinitignan niya ang mutya na nakuha niya sa kuweba. Masigit pa ito sa kayamanan dahil naibalik nito ang buhay ng kanyang mga kaibigan at naipagtanggol niya rin ang mga ito mula sa masasamang nilalang. Ipinangako niya sa sariling gagamitin niya lamang ito sa kabutihan. Naisip niya bigla na para na siyang superhero kapag nangyari yon. Napangiti siya hanggang sa makatulugan na niya ito. Kinaumagahan ay maaga siyang ginising ng mga kaibigan. May trabaho daw sila. Napabaon naman kaagad si Arturo sa higaan. Nakapagluto na ang kanyang ina ng almusal, sinangag tapos tuyo. Dalawa na lamang kasi sila sa buhay. Mula kasi nang mamaalam ang ama,
ay mag-isa na niyang itinaguyod si Aling Carmen. Pagkakain ay dumiretso na agad sila sa sementeryo para maghukay. Nadaanan nila ang grupo ni Trevor na nakatambay. Ngumiti lamang sa kanila ito at animoy walang nangyari. Puro benda sa ulo at katawan ng mga kasamahan nito. Paanong nabuhay ang isang yan? Patay na may pagtatakang tanong ni Canor na ang tinutukoy ay si Rick. Paano kung mamatay, nandito nga ako sa harapan mo? Buhay na buhay, kaya baka naman nananaginip ka lang. Inis pang sabi ni Rick, bigla namang sumeryoso ang mukha ni Canor. Hayaan mo sa susunod, sisiguraduhin kung mamamaalam ka na. Anito pa, sinabihan naman ni Arturo ang mga kaibigan na hayaan na lamang nila ang mga ito. Agad hinanap ng tatlo ang lupa na uhukay nila at paglalagyan ng bangkay. Nang makita ito'y nag-umpisa na rin silang magtrabaho. Si Rick at Jose ang naguhukay habang si Arturo naman ay nagpapala. Mahigit 3 oras lamang inatapos na nila ito. Tara, painga na muna tayo. Aya ni Arturo. Nagpatiunan ng maglakad patungo sa damba. Medyo maaga pa naman nun kaya umidlip muna ang magkakaibigan. Bago magtanghalian ay umuwi na sila. Napag-usapan ng magkakaibigan na itutuloy nila ang paghuhukay sa kayamanan mamayang gabi. Kaya naman pagka-uwi ay inihanda na nila ang mga gagamitin. Pagdating ng 5 ay muling nagkita-kita ang tatlo. Laking kulat pa nga ni Arturo dahil bukod sa kagamitan sa paghuhukay ay may dala rin ang kanyang mga kaibigan ng mga itak. Mahirap na raw at baka muling sumulpot ang grupo ni Trevor. At least kahit papaano raw ay may pagtatanggol nila ang mga sarili nila. Tumango na lamang naman si Arturo. Pagkatapos ay lumakad na ulit sila papunta sa kagubatan. Nang marating ang kuweba, agad nilang tinalunton ang daan papunta sa pinakaloob gamit ang kanilang mga flashlight. Madali na lang naman itong nakikita dahil may palatandaan na sila. Pagdating nga sa dulo ay agad nilang napansin ang cross na nakatusok sa mismong pader ng kuweba, kaya naman agad nilang sinimula ng paghuhukay. Medyo nahirapan pa sila dahil sa matigas ang lupa rito. Nakakaanim na talampakan ang hinukay nila pero wala pa rin nangyayari. Sinabi naman ni Rick na ganoon daw talaga, kaya naman inexpect na nila yon. Pero halos doble nang nahuhukay nila ay wala naman talagang palatandaan ng kayamanan. Pahinga muna kaya tayo. Yaya ni Jose na sinabihan ng dalawa na umakit na muna sa hinukay nila. Sigurado ba kayong dito yung hinahanap natin? Uwi ka ni Arturo na kumuha ng baso at nagsali ng tubig sa pitchel. Walang duda, dito yon. Sambit naman ni Rick na ipinakita pa ang mapa kay Arturo. Tinignan naman itong maigi ni Arturo gamit ang flashlight. Maya-maya ay napaisip ito. Hindi kaya nasa pader mismo ang hinahanap natin? Patanong na sambit nito sa mga kaibigan. Ipinakita pa ang mapa sa dalawa at doon nga nila napagtanto. Nakapahalang ang tusok na akala nila'y X na mark. Pero kung titignang mabuti, ay isa yung cross na nakabaon sa pader. Napatango naman ang dalawa. Ano pang hinihintay natin, tara na? At para malaman natin kung mayroon ba talagang nakabaong kayamanan dito. Wika ni Jose na agad kinuha ang bareta. Si Rick naman ay gumagamit ng piko sa paghuhukay. Mas mahirap iyon dahil tila pinagalong semento at mga bato ang parting inuhukay nila. Pero wala pa mang 3 talampakan ang nahuhukay nila ay may tinamaan na si Rick na nabasag. Banga iyon. Pare, mukhang nahaamoy ko na ang ating pagyaman. Masayang wika ni Rick na mabilis-bilisan ng paghuhukay. Ganon din naman ang ginawa ng dalawa. Nang naka-6 na talampakan na sila'y lumito ng nakatagong kayamanan. 3 iyong pa nga nakatamtaman ng laki. Sa loob nito'y mamahaling alahas, mga kwintas, hikaw, sing-sing, may bracelet din, mga gold coin at gold bar. Mayaman na tayo! Sigaw ni Jose na napayakap pa sa mga kasamahan. Nagtatalunan pa ang 3, pero ang kasiyahang iyon ay agad ding nawala nang lumitaw sa kanilang harapan ang grupo ni Trevor.
Bigla na naman kumislap-kislap ang mutya ni Arturo. Congrats sa inyo. Nahukay nyo na ang hinahanap natin. Nakangising wika ni Trevor. Nagpapalakpakan pa ang mga kasama nito sa labis na tuwa. Nang makita naman ito ni Jose at ni Rick, ay agad nilang pinunot ang itak. Umalis kayo sa harapan namin kung hindi pasensyaan tayo. Wika ni Rick. Amin ito. Pinaghirapan namin itong hukayin. Dugtong naman ni Jose. Kami na ang may-ari niyan mula ngayon. Wika naman ni Trevor na sininyasan ng mga kasamaan na guhit sa leeg. Agad namang tinanggal ng mga ito ang benda sa katawan. Ganoon na lamang ang pagtataka nila dahil magaling na rin ang mga ito. Magbawala tayo ngayon. Tataposin natin silang lahat. Wala tayong iiwang bakas kahit isang patak ng dugo. Dugtong pa ni Trevor. Pagkatapos ay nagpalit anyo ang tatlo. Si Kanor ay naging isang mabangis na aso. Ang dalaw'y naging baboy. Si Trevor naman ay nakamatyag lamang at pinapanood ang mga kasamahan. Inutusan pa nito ang dalawa na kunin ang mga kayamanan at dalhin sa labas. Agad namang tumalima ang mga ito. Naalarma bigla si Arturo ng mga oras na yon ay hindi na niya naisip ang kayamanan. Ang importante ay maligtas sila. Pero mukhang hindi sila balak patakasin ang grupo ni Trevor. Katunayan ay hinirangan ng mga ito ang magkabilang daan. Maya-maya pa'y umatake na ang mga grupo ni Trevor. Ang dalawang mabangis na baboy ay agad na umatake. Nilapitan ng isa si Rick at takmang sasakmalin. Mabilis namang naisanggan ni Rick ang itak. Ang isa namang baboy ay sinusuwag si Jose na iniiwasan naman ito. Habang si Kanor naman ay inaatake si Arturo. Nagpalitan sila ng malalakas na suntok. Bawat tamaan ng mga suntok ay tumatalsik talaga at tumitilapon sa pader. Pero mabilis silang nakakabawi. Tila bawat isa'y ayaw magpalamang. Si Rick at Jose naman ay matapang na nakikipaglaban din sa dalawang mababangis na baboy. Pero hindi sila kasing bilis na mga ito at kasing lakas. Isa pa'y pagod na sila dahil sa ginawa nilang paghuhukay. Ilang saglit pa'y tumalsik na si Jose ng suwagin nito ng mabangis na baboy. Nabitawan na ang itak nito. Akma pa sanang kukunin ni Jose ang itak, pero muling umatake ang baboy ramo at sinuwag siya nito at mabilis nitong natusok ang pangil. Bumaon sa dibdib ang pangil nito. Hindi pa nakontento ang mabangis na awok at pinaglaruan pa nito ang katawan ng kaibigan ni Arturo. Inapakapakan nito ng aswang hanggang sa magkaluray-luray. Dilatang matang nalagutan ng hininga si Jose. Nang makita ni Rick ang nangyari, galit na galit itong sinugod ang aswang na pumaslang sa kanyang kaibigan. Pero bago pa man siya makalapit ay sinuwag na siya sa likuran ng kalaban nitong aswang. Napaigik na lamang si Rick nang maramdaman ng pagbaon ng matulis na pangil sa kanyang likuran. Tumama siya sa pader bago tuluyang bumagsak sa lupa. Duguan, napitawan din ito ang kanyang itak. Pagapang pa itong lumalapit sa itak, pero uli na dahil mabilis itong sinakmal ng baboy ramo sa leeg. Pagkatapos ay iwinawas-iwas si Rick hanggang sa umiwalay ang ulo nito sa katawan. Wala na rin itong buhay. Sinipa-sipa pa ng aswang ang ulo ni Rick. Si Trevor naman ay tuwang tuwa sa nasasaksihan. Nang makita ni Arturo ang malapit na sinapit ng mga kaibigan, ay hindi na siya nakapagtimpi. Muli ay naramdaman niya ang matinding galit. Tila may kung anong mainit na enerhiya na naman ang bumabalot sa kanyang katawan. Isang napakalakas na suntok ang ibinigay niya kay Kanor. Dahilan para tumalsik ito sa pader. Pagkatapos ay kinuha niya ang bareta at piko at nilapitan ang isa sa mga aswang na naglalaro ng ulo ni Rick. Sinaksak niya ito ng piko, hindi lang isa, kundi makasampung ulit hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Wala na rin itong buhay at bumalik na sa pagiging tao. Nang makita ng isang baboy ramo ang nangyari sa kasamahan, ay mabangis nitong inatake si Arturo. Pero bago pa man ito makalapit ay sinaksak na ito ng binata ng bareta sa dibdib. Pagugot niya nito'y bumalik sa pagiging tao.
hindi pa nakontento ang binata at isinaksak niya pa ang bareta. Nang makita ni Kanor ang nangyari sa mga kasamahan, ay dali-dali itong tumayo, pero hindi pa man siya nakakabawi ng lakas, ay magkakasunod na suntok ang kinuha ni Arturo. Halos dumikit ang mukha ni Kanor sa pader sa dami ng inabot nitong suntok, ay nawala na ito ng malay at bumalik na sa pagiging tao. Sa galit ng binati, sinakal niya ito at itinaas. Hanggang dito na lamang ang kasamaan niyo, ani Arturo na hinigpitan ng pagkakasakal. Halos lumawit na ang dila ng aswang. Nakahanda na sanang tapusin ni Arturo si Kanor, pero bigla namang nakialam si Trevor. Mula sa likuran ay inatake niya si Arturo at akmang dudukuti ng puso gamit ang matutulis na kuko. Mabuti na lamang at nakailag ito, kung hindi baka katapusan na rin niya. Binitiwan niya ang pinsan ni Trevor at saka dumistan siya dito. Nahagip ang tagiliran ni Arturo, nakita niyang nagbago rin ang anyo si Trevor ng mga sandaling yon. Naging puti ang buhok nito, humaba ang kuko, tumuli sa mga ngipin at natuyo ang balat nito na halos nakadikit na sa buto. Nakangisi ito at dinidilaan pang laman na nakuha nito sa bandang tagiliran ni Arturo. Anong klase kang nilalang? Tanong ni Arturo kay Trevor. Mahalaga pa ba yun? Eh mamamaalam ka na rin naman. Nakangising wika ni Trevor. Maya-maya dumating ang dalawang kasamahan nito at sinabing nadala na ng mga ito ang kayamanan sa taguan nila. Napangiti naman si Trevor at sinabing sumali na ang mga ito sa pakikipaglaban. Kaya naman, agad nagpalit ng anyawang dalawa bilang malalaking ibon. Kaya pala naiuwi ng mga ito ang mga kayamanan. Pinaikutan ng magpipinsan si Arturo, hindi tuloy malaman ng binata kung sino ang haharapin niya. Maya-maya pa'y umatake ang dalawa sa taas at tinangka siyang dagitin ng dalawa. Kaya naman napaluhod siya at yun naman ang hinintay na pagkakataon ni Trevor at Kanor. Magkasabay rin itong umatake. Ang ginawa niya na ipagsabayan siya ng suntok kay Trevor. Kaya naman nalibre si Kanor na akmang sasakmalin na siya sa leeg, pero naiharang niya ang braso kaya't iyon ang nasakmal ng aswang. Pakiramdam ni Arturo ay mababali ang kamay niya dahil sa higpit ng pagkakasakmal ng pinsan ni Trevor. Lumapit naman si Trevor para muling umatake gamit ang matutulis na kuko at muli niyang pinuntirya ang dibdib ni Arturo. Hindi siya makawala dahil sakmal-sakmal siya sa braso ni Kanor. Nakita rin niyang napabulusok ang isang ibon, kaya ang ginawa niya hinawakan niya sa paang malaking ibon at ipinangharang sa atake ni Trevor. Huli na bago pa mapigilan ang gabunan ng pag-atake, wasak ang dibdib ng kasamaan nito. Natigilan si Trevor dahil sa nangyari, kaya sinamantala ni Arturo ang pagkakataon. Hinawakan niya ng mahigpit sa leeg si Kanor at inumpog sa pader. Doon ay napitawan siya nito, ngunit eksaktong paglingon niya umatake naman si Trevor. Mukhang plano naman itong dukutin ang puso niya. Wala nang pagkakataon para umilag ang binata, kaya naman iniharang niya ang isa niyang braso. Wasak ang braso ni Arturo. Hindi pa ito nakontento at muli nitong pinuntirya ang dibdib ng binata. Gamit ang isa pang kamay, bumaon din ito sa braso niya. Ang ginawa ni Arturo ay hinawakan niya ang mga kamay nito at pinilipit. Pagkatapos ay iniuuntog ng binata ang ulo niya sa ulo nito. Napangiti naman si Trevor, bali ang ilong nito at dubudugo ang bunganga. Hindi nito akalaing gagawin ito ng katungkali. Muling umamba ng headbutt si Arturo pero agad siyang sinakbal sa leeg ni Trevor. Umagos ang pulang likido sa leeg niya. Pakiramdam niya ay nahihilo na siya dahil sa dami ng dugong umaagos sa kanya. Pati kasi sa mga braso niya ay may malalim na sugat. Maya-may inutusan ni Trevor ang pinsan nitong ibon. Niangat si Arturo sa impapawid. Pagkatapos ay saka ito ihulog. Mabilis namang tumalima ang malaking ibon. Dinagit nito si Arturo at itinaas sa ere. Nang halos nasa siyam na raang talampakan na ang taas ng ibon, ay humanda na ito para bitiwan siya. Tinangkapan nitong kunin ang mutya sa leeg ni Arturo. Akin na lang ito, souvenir.
Pero bago pa ito madaklot ng paa, ay kinagat ito ni Arturo dahilan para mabitawan nito ang mutya, pati na rin ang binata. Ngingising-isip ito habang pinapanood ang unti-unting pagbagsak ni Arturo. Kitang-kita naman ni Arturo ang mutya na bumubulusok din. Kumikislap-kislap ito, kaya naman sinundan niya ito pero nang malapit na siyang bumagsak sa mataas na puno, ay naririnig niyang tinatawag siya ni mutya, kaya naman mas pinabilis pa niya ang pagbulusok. Hinawakan naman niya ang mutya bago siya tumama sa malaking puno. Nagpaikot-ikot siya sa ere at tumama ulit sa sanga. Duguan na rin ang ulo niya pero kailangan niyang lakasan ng loob niya kung hindi mamamatay siya rito. Bukod doon ay kailangan pa niyang ipagiganti ang nangyari sa mga kaibigan niya. Kailangan niyang wakasan ang kalokohan ni Trevor. Ngayon ay lumilino na sa kanya na ang grupo talaga nito ang nagnanakaw ng nawawalang bangkay sa kanilang lugar. Pinilit ni Arturo na tumayo, pagkatapos ay aapak siya sa sanga para tumalon sa kabila. Pero nang bumagsak siya sa sanga, ay lumabas ang buto niya sa tuhod dahil sa tindi ng impact noon. Napahiyaw siya sa sakit at nawalan siya ng balanse, kaya naman wala na siyang nagawa ng dire-diretso siyang mahulog. Mabuti na lamang at nasalo siya ng mga sanga, kahit papaano'y bumagal ang pagbagsak niya sa lupa. Duguan ang ulo niya na may malaking sugat sa katawan at baliyang mga kamay nang pumagsak siya sa madabong bahagi ng kagubatan. Ngunit hindi niya pa rin binibitawan ang mutya. Naalala niyang bigla ang sinabi ng higanting ahas na marami ang magkaka-interest dito. Kaya naman bago siya tuluyang mawala ng malay, ay hinawakan niya ng mahigpit ang mutya. Nang magkamalay si Arturo, ay hindi pa rin niya maigalaw ang mga kamay at paa. Hindi rin niya maggamit ang kanyang mga kamay para pagalingin ang sarili. Sumigo siya para humingi ng tulong pero imbis na tulong ang tumating, ay dalawang malaking baboy ramo ang nasa kanyang harapan. Nagniningas ang mga mata nito sa dilim. Mga hayop kayo, mga alagad kayo ng kadiliman, bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin kayo? Sigaw ni Arturo sa pag-aakalang aswang ang nasa kanyang harapan. Nangakama na siyang susawagin ng baboy ramo, ay biglang may bumato ng palaso. Sa pulang isa sa tiyan na nagtatakbo pa pero namatay din ito, ang isang baboy ramo naman ay natakot kaya mabilis itong tumakbo at nagtago sa kasukalan dahil pinuntirya na rin ito. Maya-maya pinakarinig si Arturo na may nagsalita. Buhay pa ba ang isang yan, tatang? Tanong na galing sa isang bata. Hinawakan naman ng kasama nito ang kanyang pulso at pinakinggan ang tibok ng puso. Medyo mahina na pero buhay pa siya. Taranat ng magamot natin. Kung hindi baka mamatay rin siya. Anang tinig na binuwat na siya. Tuluyan naman siyang nawala ng malay. Nagising na lamang si Arturo nang mapanaginipan ng mga kaibigan kung paano itong nangamatay sa kanyang harapan. Rick, Jose, antayin niyo ako't ililigtas ko kayo. Sambit niya, pero nang mapagtanto niya na wala na ang kanyang mga kaibigan, ay doon siya napahagulgol. Dumating naman ang matandang tumulong sa kanya kasamang apo nito. Mabuti naman iho at nagising ka na. Halos isang linggo ka rin walang malay. Anang matanda na nagpakilala bilang Tatang Kulas. Ang apo naman nito ay si Sator. Sinabi pa nito na napakaswerte raw dahil sa kabila ng malalalim na sugat at bali ay buhay pa rin ito. Nakita rin ito ang hawak na mutya at tinanong kung sa kuweba daw ba ito nakuha. Tumango naman si Arturo. Napangiti naman ang matanda at nagwikang maswerte daw siya dahil siya ang pinili ng mutya na magmay-ari nito. Ginawan siya ni Tatang ng inumin mula sa katas ng mga dahon at ugat ng mga halamang gamot. Inumin niya raw ito araw-araw para bumilis ang paghihilom ng kanyang mga sugat. Si Sator naman ay dinalan siya ng pinausukang karne ng baboy ramo at mga prutas. Ito raw yung nahuli nila at napitas nung nakaraang linggo. Naganap siya ng kanin. Bigla namang nalungkot ang matanda dahil wala daw sila noon. Nasa gitna raw kasi sila ng kagubatan kaya ang kinakain nila ay nagmumula sa pangangaso. Habang kumakain ay tinanong niya si Tatang
kung nasaan ang asawa nito. Sinabi naman ng matanda na matagal na itong pumanaw hanggang sa mapunta ang usapan sa magulang ni Sator. Mas lalo silang nalungkot. Ayon pa rito, inatake raw sila ng grupo ng mga aswang ang mag-asawa nang minsang maabutan ito sa dilim sa gubat. Nang nabubuhay daw kasi ang nanay at tatay ni Sator ay madalas silang nagpupunta sa bayan para bumili ng bigas at mga isda. Humingi si Arturo ng dispensa sa matanda. Maya-maya ay si Tatang naman ang nagtanong sa binata kung paano raw siya napunta sa ganoong sitwasyon. Sinabi niya naman na siya at ang mga kaibigan niyang nakahukay ng kayamanan doon sa kuweba kung saan niya nakuha ang mutya, pero inagawi yon sa kanila ng grupo ni Trevor na mga aswang. Napas lang ang mga kasamahan niya doon at siya naman ay malubang nasugatan. Napas lang niyang tatlo pero boy pa ang dalawa kasama ang pinuno. Napatango naman ang matanda. Bigla nitong naisip na malamang ang grupo na umatake kina Arturo at ang aswang na kumitil sa buhay ng mga magulang ni Sator ay iisa lamang. Nanatili pa si Arturo ng ilang buwan sa bahay ng matanda. Siniguro niyang naghilom na ang kanyang mga sugat bago siya bumalik sa kanilang lugar. Dito'y tinuruan siya ng matanda na makikipaglaban gamit ang itak at matutulis na kawayan na may lason. Tinuruan din siya nito kung paano maging mas mabilis sa panghuhuli ng kalaban, mga usa, bawi ramo, at kuneo ang inuhuli nila araw-araw. Sa loob ng dalawang buwan ay malaki ang pinagbago ng katawan ni Arturo. Lumapad ito dahil sa kanyang kinakain, mas lumiksi at bumilis din siya. Kinaumagahan ay nagpaalam na si Arturo kay Tatang Kulas at Sator. Nagpasalamat din siya sa pagkupkup ng mga ito sa kanya noong siya ay nasugatan. Napahawak pa ang binata sa mga peklat sa kanyang mga braso at dibdib. Binigyan pa ng matanda ng bagong hasang itak si Arturo at limang pirasong sipat na isinusaw sa lason ang matutulis na bahagi nito. Espesyal daw ang mga sipat na yon dahil hindi ito basta-basta nababali at kahit matuyo raw ito ay hindi nababawasan ang lason nito. Meron din itong ibinigay na botelya na naglalaman ng mga dahon at ugat ng halamang gamot. Mabisa naman raw yon sa pagpapahilom ng mga sugat kapag ito'y ininom. Napayakap pa siya kay Tatang Kulas at Sator. Hindi doon niya malilimutan ang kabutihan nito at tatanawin yung utang na loob habang siya'y nabubuhay. Pinigyan naman siya ni Sator ng pagkain at inumin bago siya tuluyang umalis. Tinahak na niya ang paglabas sa kagubatan. Ayon sa matanda ay aabutin siya ng 6 na oras kung maglalakad daw siya, pero kung tatakbo siya gamit ang bilis at liksi ay baka 3 oras lamang. Mas pinili ni Arturo ang maglakad dahil hindi naman siya nababahala. Maaga pa naman. Isa pa kahit abutin siya ng dilim sa gubat ay kaya naman niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Mag-aalauna na nang makalabas siya ng gubat. Nakita niya magkakalayong bahay sa sakahan. Naisip niyang puntahan muna ang mga magulang ng kaibigan upang humingi ng tawad sa nangyari sa mga ito. Nagtatatakpo pa siya para mabilis na marating ang bahay ni Rick. Nakita naman niyang tiyempong nandoon ang tatay nito at nagsisibak ng kahoy. Kaya naman bumati pa siya ng magandang tanghali dito para sana magmano. Pero laking gulat niya nang paglapit niya rito ay agad siyang pinalakol. Mabuti na lamang at mabilis siyang nakaiwas. Lumayas ka! Huwag ka nang magpapakita sa amin, baka mapas lang pa kita. Itinuring kang kaibigan ng anak ko tapos iyon ang igaganti mo. Umiiyak na sambit nito. Hindi ko po kayo maintindihan. Magsasalita pa sana si Arturo pero laking gulat niya na pumasok ang ama ni Rick sa loob ng bahay. Paglabas nito ay may dala na itong itak at plano siyang tagain. Kaya naman walang nagawa si Arturo kundi lisanin ang lugar na yon. May nakakita pa sa kanyang mga magsasaka, ngunit katulad ng tatay ni Rick ay galit na galit rin ang mga ito at pinagpaplanuan pa siyang paslangin. Huliin niyo ang magnanakaw na yan at mamamatay tao. Huwag siyang hayaang makatakas. Sambit pa ng mga tao, kaya naman napilitan siyang bumalik sa loob ng gubat.
Mamaya na lamang siya pupunta sa kanila kapag tulog na ang mga tao. Saka lang siya tinigilan ng mga ito na makalayo na siya. Bakit siya sa puno't nagpalipat-lipat hanggang sa makarating siya sa pinakamataas na puno ng toog. Doon muna siya tumambay hanggang sa paggagat ng dilim. Nang matiyak niyang hindi na siya napapansin ng mga tao, ay saka lamang siya lumabas ng gubat at tinungo ang kanilang bahay. Saradong sarado ito kaya naman napilitan niyang kumatok. Napansin naman niyang may bumangon ang kanyang ina. Nang makita siya nito'y agad nitong pinagbuksan ng pinto at napayakap ng mahigpit sa kanya. Diyos ko pong bata ka, ano bang pinagkagagawa mo sa buhay mo? Sambit ng kanyang ina na lumingalinga pa sa paligid para tiyak yung walang nakasunod sa kanya. Niyaya siya nito sa loob at pinaganda ng pagkain at inumin. Ano ba talagang nangyari sa inyo? Tanong ng kanyang ina. Ikinuwento naman niya ang nangyari. Napasign up the cross pa ito. Sinasabi ko na nga ba't walang gagawing mabuti ang pamilya ng Trevor na yan? Nang gagalaiting sabi ng kanyang ina. Ayon pa kay Aling Carmen na halos araw-araw daw ay minamamatay sa kanilang mga kababaryo at sa kanya raw ibinibintang ng grupo ito. Kaya pala ganun na lamang katindi ang galit ng mga taga-baryo sa akin. Sambit ni Arturo. Umakmapang lalabas ng bahay ang kanyang ina para sabihin sa mga kababaryo ang totoong nangyari. Pero pinigilan ni Arturo ang ina at sinabing walang maniniwala sa kanila sa mga oras na yon. Ipinakita ni Arturo ang mga piklat niya sa katawan. Sinabi niyang kagagawan lahat iyon ni Trevor, maging ang pagpaslang sa kanyang mga kaibigan. Nang masabi na niya sa ina ang lahat, ay sinabihan siya nito na kumain at magpahinga. Bukas daw ay susubukin itong kausapin ng mga taga-baryo. Kailangan daw malinis ang kanyang pangalan. Nasa kalagitnaan siya ng pagkain nang walang ano-ano'y nakarinig siya ng sigaw mula sa mga kapitbahay nila. Hindi yun ganun kalayo sa kanilang bahay, kaya naman rinig na rinig niya ang sigaw ng isang babae na humihingi ng tulong. Kumikislap din ang kanyang mutya. Ayan na, umaatake na naman sila. Uwi ka pa ni Aling Carmen. Sinabi naman ni Arturo na lalabas siya para tulungan ang babae, ngunit pinigilan siya ng ina dahil mapanga ni Brau. Hinawakan naman niya ang kamay ng ina at sinabing, Nay, hindi na po ako katulad ng dati. Sambit pa niya ng umingiti. Sinabihan naman siya ni Aling Carmen na mag-iingat. Paglabas ni Arturo, kitang-kita niya ang isang asubang na nasa bubong. Bit-bit nito ang sanggol na ninakaw nito sa magulang ng bata. Ang dalawa naman inilalantakan ng laman loob ng asawa ng babae na nasa may bintana. Sumisigaw ang babae, humihingi ito ng tulong. Dahan-dahan namang lumapit si Arturo. Hindi niya maasinta ang aswang na nasa bubong. Isa itong malaking baboy na nakatayo ang dalawang paa na may hawak sa sanggol. Baka masaktan ng bata kapag ginamitan niya ito ng sibat. Kaya naman maingat na umakyat siya sa bubong. Wala namang kamali-mali ang aswang. Titig na titig ito sa sanggol. Maya-maya pa inilabas na nito ang matatalim na pangil at akmang kakainin na ang sanggol. Pero bago pa man ito masakmal ang bata, ay mabilis itong nakuha ni Arturo. Nagulat pa ang aswang dahil bigla itong nawala sa kanyang kamay. Nasaan ang pagkain ko? Galit na sigaw nito. Dali-dali namang ibinigay ni Arturo ang bata sa ina nito. Sinabihan pa niya ang babae na isarado ang lahat ng pintana at pinto. Pagkatapos, ay hinarap niya ang aswang. Papaslangin kitang pakialambero ka. Sambit ng aswang na sumugod sa kanya. Pero bago pa man ito makalapit, ay sinibat niya na ito sa dibdib at bumagsak ito sa harapan ng dalawa pang aswang na nilalantakan ang karne ng ama ng bata. Nabigla pa ang dalawa dahil nasa harapan na rin nila si Arturo. Uubusin ko kayong lahat. Sambit ng binata at pinaguntog ang dalawang aswang. Pakialam mero ka, papaslangin kita. Huwi ka ng isang aswang. Nagad tumayo't inatake si Arturo, pero bago pa man ito makalapit ay nataga na niya ito sa ulo. Halos mahati ang ulo nito sa dalawa. Hindi na ako katulad ng dati. Sambit pa ni Arturo
Nang makita naman ito ng isa pa sa mga aswang, ay ganoon na lamang ang takot nito. Mabilis itong nagtatakbo. Tumalon-talon ito sa mga puno at bubong ng bahay. Hinabol naman ito ni Arturo. Nang maabutan niya ito sa bubong ng bahay, ay agad niya itong isinubsob. Pagkatapos ay inipo ng lakas sa kamao at sinuntok ang aswang ng buong puwersa. Halos tumabingi ang mukha nito at sumadsad ito sa lupa. Hindi muna kita papaslangin. Kailangan buhay ka kapag iniharap ka sa mga tao. Sambit ng binata, agad niyang hinila ang lubid na sampayan at itinali ang aswang. Binunot rin niya ang sipat na nakatarak sa dibdib ng aswang dahil mapapakinabangan niya pa ito sa kanyang pakikipaglaban. Pakawalan mo ko. Kapag nalaman ito ni Trevor ay siguradong katapusan mo na. Nakangisi pa nitong sambit, pero hindi niya ito inintindi. Nang maikapos na niya ang aswang ay bigla itong bumalik sa pagiging tao. Ikaw ang maglilinis ng pangalan ko. Wika pa ni Arturo na binitbit pababa ang aswang. Bukas ay iharap niya ito sa mga tao. Itinali naman ni Arturo ang aswang sa katawan ng puno malapit sa bahay ng babae. Kinaumagahan niya pinagpiyestahan ang nangyari sa bahay ng babae. Nagduksa ito sa pagkawala ng asawa, pero pasalamat pa rin ito dahil nakaligtas ang kanyang anak. Ang aswang naman na nakatali sa puno ay panayang tanggi na isa siya sa mga salarin sa pagpaslang sa asawa nito. Dumating din ang grupo ni Trevor kasama si Canor at ang iba pa nitong mga pinsan. Mas dumami sila mula nang makuha ang kayamanan. Maraing itinangki ni Trevor na kasama nito ang nahuli. Nakangisi pa itong nilapitan ni Canor. Ang dapat sa katulad mong masama ay pinapaslang para hindi na pamarisan pa. Sambit pa ni Canor na inilabas ang baril. Anong ibig sabihin nito? Sambit ng lalaki na mababakas ang takot. Pero walang sabing pinaputokan dito ni Canor hanggang sa tuluyan nitong namaalam. Kailangan nila itong gawin para hindi nito makapagturo pa. Kung hindi masisira ang plano nila ng pinsan niyang si Trevor na pagharian ng lugar na yon. Napapailing naman si Arturo na nakamasid lamang sa nangyayari. Hindi pa siya pwedeng magpakita sa mga tao, lalo't patay na ang nahuli niyang aswang. Wala nang makapagpapatunay na inosente siya, maliban sa babae na tinulungan niya, pero magulo pa ang isip nito sa ngayon, kaya hinayaan na lamang niya muna. Dumating naman ang kanyang ina't sinabing na ikwento na niya sa mga kabaryo ang nangyari, pero hindi daw maniniwala ang mga ito hanggat wala raw matipay na ebidensya na magdidiin kay Trevor. Kaya naman sinabihan muna si Arturo ng ina na manatili muna ito sa loob para hindi raw siya paginitan ng mga taga-baryo. Pero hindi naman mapakali si Arturo sa bahay. Naisip niya kung hindi siya gagawa ng paraan para malinis ang pangalan niya ay habang buhay siyang magtatago sa mga kababaryo niya. Kaya naman noong gabi rin yon, lumabas si Arturo. Pupunta na niya ang sementeryo kung saan nagtatambay ang grupo ni Trevor. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, lumakad na rin siya at tinungo ang sementeryo. Dumaan muna siya sa kubo na dati nilang tinatambayan ng mga kaibigan noong nabubuhay pa ang mga ito. Muling na nariwa ang masasaya nilang alaala, ipinangako niya sa sariling bibigyan niya ng ustisya ang pagkawala ng dalawa sa pamamagitan ng pagpaslang kay Trevor. Sa isip-isip pa niya ay walang karapatang mabuhay ang mga kagaya nito, kaya naman hindi siya titigil hanggat hindi niya nauubos ang lahi nito. Pagdating ng alas 10 ay naglakad na siya patungo sa tambayan ni Trevor. Tiyempo naman na nandoon ang mga ito't nagiinuman. Lumapit siya ng dahan-dahan. Muli na namang kumikislap-kislap ang mutya na tila humuhudyat na may nakaambang panganib. Kaya naman itinago niya ito sa loob ng damit. Narinig pa niyang nag-uusap ang mga ito at nalaman niyang naubos na ang isang banga ng kayamanan dahil ginamit nila sa pagbibisyo, alak, babae at sugal at mamahaling mga kagamitan. May dalawa pang pangaraw na nakabaon sa mismong kinatatayuan nila. Nasa 15 silang lahat. Maya-maya pa inutusan ni Trevor ang tatlo na kasamahan na bumili pa ng alak. Paubos na kasi ang iniinom nila. Agad namang tumalima ang tatlo at naglakad palabas ng sementeryo para bumili sa pinakamalapit na tindahan na nasa gitna
ng malawak na bukirin. Sa paligid nito'y may mga bahay-bahay. Iyon naman ang iniintay na pagkakataon ni Arturo. Palihim siyang sumunod sa mga ito. Nagkubli siya sa itaas ng puno, pero malakas ang pangamoy ng tatlo. Pare, may sumusunod sa atin. Sambit ng isa na agad nagbago ng anyo. Naging isang malaking ibon ito na lumipad pa itaas upang tingnan mula roon kung sino ang pangas na sumusunod sa kanila. Nagbagong anyo rin ng dalawa na naging malalaking baboy. Si Arturo naman ay nagkubli sa taas ng puno. Hinintay niyang malingat ang malaking ibon nang masiguro niyang nakataligod na ito. Sa kanya'y binato ang sibat. Tumama ang sibat sa balikat ng malaking ibon. Tinangkapan itong hugutin ng sibat, ngunit maya-maya pa'y bumagsak nito dahil sa lason. Bumagsak ito malapit sa dalawang kasamaan nito. Ayos ka lang ba? Nakita mo ba ang kalaban? Tanong pa ng mga kasamaan nito. Nakita naman ang malaking ibon na may gumagalaw sa taas ng puno. Itinuro niya ito bago tuluyang malagutan ng hininga. Hindi na naman nagtago si Arturo. Tumalon siya sa puno at hinarap ang dalawang aswang na nag-anyong baboy. Tumayo pang mga ito. Nagniningas ang mga mata at inilabas ang matatalim na pangil. Ang lakas naman ng loob mong kalabanin kami. Nakatsamba ka lang naman sa kasamahan namin. Uwi ka nito. Pagkatapos ay bumelo ang dalawa at sabay na inatake si Arturo. Tumalo naman si Arturo ng mataas. Nagulat pa ang dalawa dahil napunta siya sa likuran ng mga ito. Paano ka napunta riyan? Tanong ng isa at muli umarap sa kanya at sumugod. Hinugot naman ni Arturo ang itak. Pagkatapos ay sinalubong ang papalapit na aswang. Paglapit nito kay Arturo ay agad na inihato ng binata ang itak sa leg nito, saka muling isinuksok sa puluhan. Paglampas niya sa aswang ay kusa na lamang umiwalay ang ulo nito. Kasunod noon ay ang pagbagsak nito sa lupa. Nang makita ng aswang ang nangyari sa kasamahan, ay sumigaw ito ng ubod lakas. Narinig naman ito ng grupo ni Trevor. Iyon kasi ang signal nila kapag may kalaban. Kaya naman agad nagpalit ng anyo ang mga kasamahan ni Trevor, pati na si Canor. May nag-anyong ibon, may baboy, may aso't pusa, at meron ding bayawak. Puntaan yung mga kasamahan natin, susunod na lamang ako. Huwi ka ni Trevor. Agad namang tumalima si Canor at ang iba pa. Pinunta nila ang pinanggagalingan ng sigaw. Malapit lamang ito sa kanila. Pagdating ni Canor at ng mga kasamahan nito, ay nakikipaglaban pa ang mga kasamahan nila kay Arturo, pero hindi naman ito sineryoso ng binata. Iniilagan lamang niya ang bawat pag-atake ng aswang. Pero sa muli nitong paglapit kay Arturo, ay tinakman ito ang binata sa muka pagkatapos ay iniumpog sa malapit na puno. Hindi ito tinigilan ni Arturo hanggat hindi nawawasak ang bungo nito. Nabawasan agad ng tatlo sa grupo ni Trevor. Pagdating ni Canor sa palayan, ay nakita nito ang sinapit ng mga kasamahan, kaya pinaputokan nito si Arturo ng dala nitong baril. Hindi naman agad ito napansin ni Arturo dahil hinuhugot nito ang sibat. Nadaplisan siya sa balikat. Agad siyang nagtago sa palayan. Matataas ang palay ng mga sandaling yon dahil malapit na itong gapasin. Magsikalat kayo. Kailangan mapas lang natin ang lalaki yan bago pa man tumating si Trevor. Utos nito sa mga kasamahan. Nakita ko na ang kalaban. Huwika ng isang ibon na nasa itaas. Kasalukuyang pinagkagaling pa ni Arturo ang balikat. Binati ito ng sibat ni Arturo pero nailagan iyon ng malaking ibon. Agad siyang hinabol ng mga aswang na nasa iba't ibang anyo ng hayop. Inilabas niya ang itak at sibat. Ang dalawang aswang na nasa anyong aso at pusa ay agad niyang sinibat at sinaksak. May tatlo pa na akmang lalapit pero kagaya ng mga nauna ay binato niya lamang din ito ng sibat. Dalawang tinamaan niya, ang isa'y sa tiyan, ang isa naman ay sa leeg. Binawian agad ng buhay ang mga ito dahil sa lason. May pito pang aswang na tumutugis kay Arturo. Ang isa pa sa mga ito'y nakuha ang sibat at akmang ibabato sa kanya pero sinalubong niya ito at agad na sinaksak sa tiyan. Muli na namang nagpaputok si Canor, tinamaan siya sa kamay kaya't nabitawan niya ang itak. Kaya sinamantala iyon ng lima pang kasama ni Canor
Sabay-sabay itong umatake. Naigagalaw pa naman ni Arturo ang kanyang kamay, kaya naman hindi niya na inatrasan pa ang mga ito. Ang isa sa mga lumapit na nasaan yung aso ay sinuntok niya ng ubod lakas at tumasik ito sa isa sa mga kasamahan niya. Ang tatlo naman ay umatake sa iba't ibang direksyon. Isang bayabak na kumukubli sa mga palayan, isang ibon na nasa itaas at isang malaking baboy. Biglang bumulusok pa ibaba ang ibon at hinawakan siya sa balikat. Lumito din ang bayawak at sinagpang ang kanyang binti, kaya naman halos hindi na siya makagalaw. Akma pang susugod ang malaking baboy dahil tumatakbo ito habang papalapit sa kanya, kaya ang ginawa niya ay kinila ang ibon sa taas at ipinaharang sa umaatake ang baboy. Napaigik naman ang malaking ibon nang masapol ang likod nito ng matutulis na pangil ng baboy. Sugatan din ang binti ni Arturo dahil sa bayawak na nakasagpang sa kanya. Inipon niya ang buong lakas sa kabilang paa at buong puwersang tinadyakan ng bayawak. Matigas ang balat nito. Nakailang sipa pa siya bago siya bitiwan nito. Sinubukan niyang pag-ilumi ng paa gamit ang kakayahan, pero sinubag naman siya nito. Nagpagulong-gulong si Arturo. Mabuti na lamang at nahawakan niya ang mga pangil nito, kung hindi butas ang tiyan niya. Dugo ang tumayo si Arturo. May sugat siya sa mga kamay pati na sa binti, pero kaya pa naman niyang igalaw ang mga ito. Pinaikutan siya ng limang aswang. Si Canor na nasaan yung aso, ang dalaway nasaan yung pusa, at isang bayawak at baboy. Nakatayo ang mga ito sa dalawang paa. Ano nang gagawin mo ngayon? Huli ka na namin. Nang iinsulto pang wika ni Canor, nagtawa na naman ang mga kasamahan nito. Inilinga-linga naman ni Arturo ang tingin. Inalala niya kung saang parte ng palayan na bitiwan ng kanyang itak. Maya-maya ay minakita siyang kumikislap sa bandang kaliwa ng palayan. Hindi siya maaaring magkamali, sigurado siyang itak iyon. Umakma naman ang mga aswang naaatake. Si Canor naman ay tinutok ang baril, pero bago pa man siya nito mabaril, ay nakatalo na siya ng mataas, kaya ang nangyari ay ang isa sa mga kasama nito ang nabaril ni Canor. Tatlong bala agad ang tumama sa ulo at leeg ng aswang na nasaan yung pusa. Binawian agad ito ng buhay. Nagpagulong-gulong sa palayan si Arturo. Tinamaan siya sa paa. Gumapang siya papalapit sa kanyang itak. Sinugod naman siya ng mga kasamahan ni Canor. Ang malaking baboy ay akmang susuwagin siya. Pero bago ito makalapit ay nasaksak niya na ito sa puso na nasa bandang ilalim ng kilikili nito. Tinangka rin siyang sakmalin ng bayawak sa leeg, pero muli niyang iniharang ang braso at saka ito tinaga sa leeg. Humiwalay ang ulo nito sa talas ng itak. Napahiga si Arturo sa labis na pagod. Huwag ka nang magpahinga. Hindi pa tapos ang laban. Uwi ka ni Canor na itinapon na ang baril dahil wala na itong bala. Umatake rin ito at inilabas ang matutulis na pangil. Akmang sasakmalin siya, pero nagpagulong-gulong ang binata para makaiwas. Sumugod din ang malaking pusa at umambang kakalmutin siya. Mabuti na lamang at naiharang niya ang itak. Sa kanya ito tinadyakan ng ubod lakas. Napaigik pa ang binata dahil may sugat siya sa paa. Tumalsik naman ang pusa. Pinilit tumayo ni Arturo. Itinusok niya ang itak sa lupa para lamang makatayo. Kaya mo pa ba? Mukhang malapit ka ng bumigaya. Nakangising wika ni Canor. Dahan-dahan silang lumapit ng kasama nito kay Arturo. Itinaas naman ng binata ang kamay at iwinasiwa sa dalawang itak, pero sa hangin lamang ito tumatama. Kinalmot siya sa dibdib ni Canor. Talsik si Arturo. Napayo siya sa sakit ng mapunit ang balat niya sa dibdib. Muli niyang nabitawan ang itak. Naliligo na siya sa sariling pulang likido dahil sa dami ng kanyang sugat. Naitilig na ito sa lunti ang palayan. Tinangkapan niyang tumayo, pero pagod na talaga siya sa dami ng kanyang kinalaban. Nilapitan siya ng dalawa, isang aso at pusa na nakatayo sa dalawang paa. Nanlilisig ang mga mata nila at matutulis sa mga kuko. Bigla siyang sinunggapan ng pusa at sinakmal sa leeg. Napayaw si Arturo sa tindi ng sakit.
pakiramdam niya'y mamamatay na siya ng mga sandaling yon. Tinangka niyang alisin ang pagkakasakmal ng malaking pusa, pero wala na talaga siyang natitirang lakas. Nawawala na siya ng pag-asa at tatanggapin na lamang sana ang malupit na sinapit ng bigla niyang maalalang mga kaibigan. Hindi pa niya naibibigay ang ustisya. Nanginginig ang kamay na inawakan niya ang ulo ng pusa pagkatapos ipinisak niya ang mata nito. Napitawan siya ng pusa at napatras. Ito naman ang hinintay na pagkakataon ni Arturo. Pagapang niyang nilapitan ng itak pagkatapos ay walang sabi-sabi. Ibinato niya ito kay Canor, pero nalaman ni Canor ang pinaplano niya kaya naman na iharang nito ang malaking pusa na kasamaan nito. Sa pulito sa dibdib, galit na nilapitan siya ni Canor. Abat may lakas ka pa palang natitira. Galit na wika nito, nalinakma siya ng dalawang kamay at sinakal. Tinatangka namang tanggalin ni Arturo ang pagkakasakal nito sa kanya, ngunit wala na siyang natitira pang lakas. Maya-maya pa ay lumangay-ngay na ang kamay ni Arturo. Nawala na siya ng malay sa sobrang pagod. Napangisi naman si Canor. Ibinato nito sa palayan si Arturo. Kukunin niya ang itak at planong ibigay kay Trevor, ang pugot na ulo ng binata. Pinunot nito ang itak sa dibdib ng kasamahan pagkatapos ay lumapit kay Arturo. Nang akma ng tatagpasin ni Canor ang leeg, nang binata ay bigla na lamang umulan ng sibat. Sapul siya sa balikat at nabitawan ng itak. Nakita niya ang pulutong ng mga taga-baryo na sumusugod sa kanya. Nakaramdam ng panganib si Canor. Tatakbo pa sana siya pero napikutan na siya ng mga taga-baryo at hinagisan ng lambat. Wala nang nagawa si Canor kundi ang sumuko. Agad namang nilapitan ni Carmen ng walang malay na si Arturo at agad na dinala sa manggagamot upang malapatan ng dunas. Nang mga oras na yun ay papalapit na si Trevor. May talapay tong shotgun na binili nila ni Canor buwat sa kayaman ang ninakaw nila kina Arturo. Pero nung makita nito ang nangyari kay Canor at sa mga kasamahan ay hindi na nito tinangkapang lumapit. Linano na lamang nitong tumakas at magpakalayo-layo bit-bit ang mga kayamanan. Wala itong kaalam-alam na ikinanta na ito ni Canor kaya naman tinugis din ito ng mga taga-baryo. Walang nagawa ang pagiging gabunan nito at pinalibutan ito ng galit na galit ng mga taong bayan. Bawat isa'y may dalang sandata, matutulis na kawayan, itak, buntot pagi, palakol, at ang iba pa'y may baril. Kaya naman sumuko na lamang siya kasama ang mga kayamanan. Ang kapitan ng barangay na nagtatakip sa kanya ay kasamang ikinulong. Mga ilang araw ting walang malay si Arturo pero sa tulong ng mga halamang gamot na ibinigay sa kanya ni Tatang Kulas ay mabilis na naghilom ang kanyang sugat. Hindi na niya kinailangan pa ng tulong ng mutya. Isa pa, ayaw niya ring abusuhin ang kakayahan nito. Ang kayamanan naman na nahukay na magkakaibigan ay naisoli kay Arturo. Na napagdesisyon na niyang ibigay ang isa sa pamilya ni Rick at ang isa naman ay sa pamilya ni Jose. Sila na raw ang bahala kung gusto nila itong ipamahagi o salohin. Hinayang na hinayang ang kanyang ina dahil sa kayamanan daw na yun ay pwede na siyang makapag-aral. Pero ngumiti lamang si Arturo at sinabing may kayamanan na siya, sabay pakita sa mutya. Si Trevor naman at Canor nakulong dahil sa dami ng kanilang pinaslang. Pero ilang buwan lamang ang nakakalipas, nabalitaan nilang si Trevor ay pinatay ito mismo ng kapitan na nakasama nila sa kulungan. Nabuhay sila sa pagtatraidor sa iba at yun din ang ikinamatay nila. Ang kapitan naman nila lamang may sakit sa pag-iisip kaya naman agad itong ipinadala sa mental. Napagdesisyonan din ng mga kababaryo ni Arturo na siya ang gawing kapitan ng kanilang baryo. Lalo na nang malaman ng mga ito ang kanyang katapangan sa paglaban sa mga aswang. Bukod doon ay meron din siyang ginintuang puso na kailangan sa pagsisilbi sa baryo. Ilang taon din siyang naging kapitan at hindi doon natapos ang pakikipaglaban niya sa mga aswang. Marami pa siyang naging karanasan kahit na nakapag-asawa na siya. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.